Saan tayo mga kapiling at makakasama from maging sino ka man itong mga inaabangan natin sa gabi, kabarangay. Please welcome David Licaoco. David. Hello. 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 Ayun. Mr. David Licaoco, mga kapuso, live sa Forever Request through phone patch. David, kumusta? Nako, pinapanood ng ating mga kapuso ang maging sino ka man gabi-gabi. Oh, full live po pala to, no? Yes. Hindi ako informed, nagulat ako. Kumusta, kumusta, David? Ay sa mga viewers natin. I mean, listeners. Listeners, yan. Okay naman ako. Okay naman. Nasa middle ako ng taping ngayon. Mm-hmm. Palipat ako ng location. So, I made the time na pumuesta sa tahimik na lugar. Yun na. Oo. Kanina dapat si Barbie ang makakausap din natin. Kaya lang si Barbie yata. Lumipat na rin ang location, di ba? Oo, ayun. Kaya ito ngayon si David na andito. Anong gusto mong sabihin sa mga kapuso natin dahil sobrang init ng pagtanggap nila sa maging sino ka man? Siyempre, maraming salamat sa sumusuporta at nanonood ng maging sino ka man. Pinaghirapan namin to from the directors to the production. Kami yung mga artista, lahat ng artista dito sa teleserying ito, pinaghirapan namin to. Kaya maraming salamat sa sumusuporta. Sana ay manood pa rin kayo at mag-iingat kayo sa biyahe. Yun kung na. Nasan man kayo ngayon. Mismo yan. You play the role of Carding. Ako napanood ko to nung bata ako, maging sino ka man. Played by Mr. Robin Padilla. Now, ikaw na yung gumaganap bilang Carding. Ano yung pinakamahirap dito, David, sa character mo bilang si Carding? I think personally, pinakanahirapan ako yung paranalita. Kasi medyo mahina yung boses ko, medyo malumanay, medyo mabagal. So, kailangan ko talagang baguhin yun. Also, yung pananalita ng Tagalog, talagang pinaractice ko yun. Saka siguro yung action scenes rin, although nung start na ako nahirapan kasi medyo mahilig naman ako mag-workout. Everyday ako nag-workout, so hindi naman ako nahirapan sa transition when it comes to action scenes. Mm-hmm. But siguro the hardest part would be, of course, yung ano na nga, yung pananalita. Saka yun nga, siga-siga kasi yung goals ko before. Laging mayaman, prim and proper, so syempre malaking adjustment din sa akin. Mm-mm. Parang ano no, parang kung ano yung lalim ng pananalita mo at kalumanay doon sa Maria Clara at Ibarra, ito ay sobrang kakaiba, ang laki ng difference, di ba? Parang dito kanto ka dito eh, parang siga ka rito, kailangan lagi astig yung boses mo, di ba? Oo, kaya talagang in-immerse ko yung sarili ko, nakikinig ako sa mga ganun magsalita. So actually, enjoy ko nga siya eh, kasi parang meron akong freedom, kumbaga, na paglaruan yung role. Saka, ayun. Although minsan, syempre, babalik sa that, yung mga punto ko pa na sa, yung punto ko sa pananagalog, pero nasasabihin naman akong director, inaayos naman namin. Inaayos naman, oo naman. Ito, napanood ka namin before sa Maria Clara at Ibarra, and you're with Barbie Forteza then. And, Kumusta yung relationship ninyo ni Barbie dito sa on-cam? Yung pinagkaiba ng mga situation sa Maria Clara at Ibarra, o kumpara natin dito sa maging sino ka man, ano yung pinagkaiba? I think syempre yung relationship namin ni Barbie is only getting stronger, syempre as tumatagal. May familiarity na, mas comfortable na kami sa isa't isa. With regards to acting naman, syempre sa lahat naman ng teleserye o pelikula na ginagawa namin, iba eh. So, I would say, may challenge yung Maria Clara, in a way. Pero ito, maging sino ko man, is a different challenge naman for us. Kasi, iba rin yung ginagamparan dito ni Barbie. Dalawa yung characters niya. Diba? So, pero like, knowing Barbie, alam naman natin kung gano'n siya kagaling. So, madali lang yun para sa kanya. Mm-hmm. Mismo yan, di ba? Talagang napanood natin. Itong first week natin, ng maging sino ka man, talagang super tindi ng mga ganap, mga kapuso sa GMA Telebabad. David, kasi may tanong dapat ako dito para kay Barbie. Kaya lang, hindi ko nakausap si Barbie. Lumipat daw ng location. Sa'yo ko na lang itatanong. Ha? Sige. David, na-late na ba si Barbie? At stapy. Well, ako, madalas akong mali. Yun, ako, swag yung tanong ni Barbie dito. Oo. Pero si Barbie, parang... sa pagkakalala ko, parang hindi pa. Hindi, no? Oo.
Iba talaga si Barbie. Oo, actually, hindi talaga siya nirelate. Talagang lagi siyang on time. On time, ayun. Gaano ka ba ano, gaano ka ba naka-relate sa ano mo, sa character mo? From your personal characters. Bilang David Licao ko, tapos nagiging karding ka dito, talagang super siga, 'di ba? Gaano ka naka-relate doon sa ano, sa character mo? I think nung high school ako medyo siga ako nung ano, medyo siga ako sa school. Medyo kasi basketball player, medyo sa mga kaibigan ko, hindi rin naman sila masyadong ma-Ingles. Kailangan maangas dapat, di ba? Oo, tagang pure Tagalog lang din naman kami ng high school. So parang, siguro in a way, medyo binabalikan ko lang kung paano ako makipag-usap nung high school. Medyo mabilis, medyo hindi yung calculated, di ba? Pero I think with regards to yung personality and ugali ni Carding, I would say na siguro si Carding kasi maalaga eh. Maalaga. Kung nari, meron siyang gusto. Kung meron siyang gusto na bagay, gagawin talaga niya lahat para makuha yun. Kahit siga, di ba? Magpupursige siya para makuha niya yung gusto niya. So I would say, parang ganoon din ako. Kung meron akong gustong, kung meron akong goal sa buhay, magsisikapan. Lahat ginagawa ko para makuha ko. Oo, tama, ganun. Mismo yan, oo. Kasi Carding kasi kahit ano eh, kahit siga, kahit basagulero, ganyan, eh may puso pa rin naman eh, di ba? May puso talaga. Oo. Totoo yun. Ayun na. At syempre, ito, eh, painit na tayo, painit. Papasok na tayo sa ano, sa second week ninyo. Ano pa mga dapat nating abangan dito sa Maging Sino Ka Man, David? Aba, marami. Kaya kailangan talaga manood yung mga kapuso natin. Madami action scenes, tapos lalabas si Barbie na magiging magkapanggap siya lalaki dito. So, I think ngayon lang ginawa yun ni Barbie ever sa career niya. So, kailangan abangan natin yun. Tsaka marami na kami eksena ni Barbie together. So, ayun, sa mga Barda fans natin dyan. Uy, mga Barda dyan. Abangan nyo yan. Sa mga kapuso natin na nakikinig ngayon. Napapakinggan kasi tayo ngayon, ano, David, Luzon, Visayas, and Mindanao. From, ano yan, from Batanes hanggang, ano, hanggang Hulo. Napapakinggan tayo ngayong gabi. Imbitahan natin yung mga kapuso natin na manood ng Maging Sino Ka Man. Go ahead, David. Sige, alam mo, nabibilib ako sa radyo pala. Okay lang pala yung cellphone, no? Tawag pwede. Lang, no? Ang galing, ha? Kasi maraming tumatawag sa amin, may problema. Internet na, eh. Oo, ngayon lang may tumawag sa amin na matinu-tinu na, ano, eh, na... yung signal ba, gano'n? Oo, yung signal, yan, ganyan. Oo. Sige, imbitahan natin mga kapuso natin. Mga kapuso, sana po manood kayo na Maging Sino Ka Man. 8 PM po yan pagkatapos ng 24 oras. Monday to Friday. Maganda po ito. Yan po. Yun na. Thank you po. Mismo yan. Alam mo yung production assistant namin dito, kinikilig. Okay. Si Laika. Mag-hi ka naman kay Laika, David. Isang hi lang kay Laika. Hi Laika. Ang ganda mo today. Yan, ha? Grabe, ha? Kinikilig ang haba ng hair, ha? David, maraming salamat sa'yo and more power sa Maging Sino Ka Man. Thank you so much. Maraming salamat. Ingat kayo dyan sa taping ninyo at sana mag-pack up kayo ng mas maaga para mas more energy. Di ba? Sana. Maraming salamat, David. Thank you so much. Thank you po. Ingat po. Ingat. Thank you. Miss, yan, mga kabarangay. At si Miss Barbie, hindi natin nakakasama. Pero nakapiling naman natin si David Licao ko sa Pasikatan. At kwentuhan at bidahan.